Matapos nga ng napakalupit na panalo mga idol ng team nga ng Los Angeles Lakers ang kanilang comeback win laban nga sa team ng Toronto Raptors, na alam nyo ba mga idol, since 2014 ay hindi pa nga nananalo ang Lakers laban sa Raptors sa kanilang home games. Pero ngayon mga idol ay naputol na nga yung 9 years na drought na yan ng team ng Los Angeles Lakers. Salamat nga sa performance ng kanilang kababalik lang na player na si D'Angelo Russell. Well, talaga namang na-survive nila ang grabing performance ni OG Anunoby mga idol sa labang ito, kung saan first to third quarter ay ayaw niya ngang mag-mintes and 9-for-9 siya sa field. At tinapos niya nga ang laban with a total of 31 points, 2 rebounds at 5 steal while shooting 85% mga idol sa field. At ito nga rin si Scottie Barnes, tinulungan niyang kanyang kapartner with his 32 points, 68% yan sa field mga idol. Ang takeover ng dalawang Raptors player ay na-survive nga ng Lakers lang dahil nga sa kanilang team effort. Ganda nga rin ang depensa ng Raptors dito kay AD mga idol, dahil every time na mahawakan ni Anthony Davis ang bola, kapag nahawakan niya 1 second pa lang niyang hawak ay double and triple team na. Hinayaan nga na itong Raptors na talunin nga sila ng ibang mga Lakers player bukod kay AD. At talaga namang grabe ang pagsagot nga ng mga Lakers player. 5 players ang miscore ng 15 plus points sa paunguna nga neto ni D'Angelo Russell mga idol ng kanyang grabing performance dito sa 4th quarter, 16 points ang kanyang ginawa dyan mga idol. And in total may 28 points, 9 assists, 5 rebound at isang steal, shooting 62% sa mga 3 pointers. Dennis Schroeder, grabe rin ang clutch plays na ginawa sa dulo mga idol, 23 points, 7 assists and 4 steals. Ito namang si Reeves, 18 points, 5 assists. Rui Hachimura, big game din mga idol, lalo na nung nag-i-struggle ang Lakers, 16 points, 3 rebounds. Vanderbilt, 16 points, all-around game siya mga idol, 4 rebounds, isang assist, 2 steal. Si AD mga idol ang nakakagulat dito, 8 puntos lamang ang na-score sa buong laban pero panalo pa rin sila. May 9 rebounds siya, 3 steals at 4 na blocks. At itong si LeBron James ay hindi nga napigilan ng kanyang sarili, hindi pa tapos ang laban ay napatweet agad itong si LBJ. Siguro sobrang hype niya nung alam niya na ang Lakers mananalo na nang dahil nga sa takeover mode ni D'Lo at the end. Sabi ni LeBron, "Man, I love this team. Hashtag Lake Show." At ito nga daw mga idol ang matagal nang hinihintay ni LBJ pati na rin ni AD na gawin ng kanilang mga teammates for the last 2 years. And finally, sa trade niya na ginawa ni Rob Pelinka ay nangyari na ang kanilang pinapangarap lang dati. Nag-i-step up ang ibang mga Lakers player bukod kay LeBron James at kay Anthony Davis. Sabi nga ng mga fans, wala pa neto si LeBron mga idol at hindi pa magandang laro ni AD, pero panalo pa rin ng Lakers. Salamat nga sa mga bago nilang players na nag-step up, pati na rin ang kanilang mga current players. At pati na nga rin mga idol, si Skip Bayless na alam nating hater ni LeBron ay hindi nga napigilan na purihin na rin ang team ng LA Lakers. Sabi niya, "Lakers win again." At yan nga daw ay dahil sa pagbabalik ni D'Lo, pati na nga rin daw ang crazy shot making ni Schroeder. Eto nga daw si AD, only 8 points but it didn't matter. No LeBron, it didn't matter. Patuloy niya nga daw sinasabi na huwag baliwalain itong team ng Lakers sa Western Conference. Na ngayon mga idol ay 2 game behind na nga lang nang daw sa 6 seed. Pero ang katotohanan sa panalong ito nila mga idol ay 1 game behind na lamang sila para nga siguradong pasok na sa playoffs. So abangan pa nga natin mga idol ang magagawa na itong Lakers team na ito, dahil sa kanilang next game ay matindi ang kanilang katapat. Ito nga ang New York Knicks na currently ay number 5 dito nga sa Eastern Conference. Pero ano ang masasabi nyo dito mga idol sa naging performance ng LA Lakers laban nga sa team ng Toronto Raptors? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.